Yung mga mukha niyo, salamin mo sa namin, ha? Yes. Salamin ng katotohanan. Tingin po kayo sa dito sundan mo yung camera. Tapa. Pwede naman. Ang kanilang pangontra sona.
yung nakalagay kanina ay para kay Pinoy sa pakiramdam ng mga katutubo sa 5 taon na panunungkulan, sila ay hindi nakikita at ang kanilang kalagayan ay hindi napapansin ng pamahalang Aquino. Another 1 minute, let's move. Isa po tayo. Maraming salamat po. Umpisahan po natin ngayon ang ating maraming salamat po. Inaanilahan po ang mga media na nag-stay pa po at pakinggan ang mga pahayag na ating mga kasamang katutubo na nagmula pa po sa iba't ibang bahagi ng Mindanao, ng Visayas at ng Cordillera de Luzon. Kami po ay nasa 3rd araw na po ng State of the Indigenous Peoples Address o SIPA 2015. Ito po ang pagtapat ng mga katutubo sa State of the Nation Address ng pamahalaan. Taon-taonan po ito ay ginagawa upang ipakita ang tunay na kalagayan ng mga katutubo. Para po may ako nga po pala po si Judy ng LILAC, Purple Action for Indigenous Women's Rights. Tatawagin po natin ngayon si Dato Bruns na siyang magpapaliwanag. Bakit sila nagtitikot-tikot ngayon? Ano ang State of Indigenous People sa address ng 2015? Si Dato Bruns po ay isang Arumanen Manobo mula sa Carmen, North Cotabato. At siya po ang General Secretary ng GEMPA de Calindan Nakamal, ang isang indigenous political structure po nila. So siya po ang magbabahagi kung ano ang kasalukuyang kalagayan ng mga katutubo sa Pilipinas. Magandang umaga sa lahat at isang mapagpalayang umaga sa mga kumbaga first people of the land in the Philippines, ang mga katutubong Pilipino po. Ang SIPA po ay State of the Indigenous People's Address na ginaganap ng bawat taon ng mga katutubong mamamayan dito sa bansang Pilipinas, na kung saan ito po ay nag-umpisa noong 2008 na doon ginanap sa Camp Alano, Davao City, na tumagal hanggang sa mga taon ito, itong 2015. Ang SIPA 2015 ngayon, na ngayong taon, ay din naman itong 76 na mga indigenous group or tribes na representahan po at mga indigenous people's community in Luzon, Visayas, and Mindanao. Ang mga tribu po ito ay ang tribu ng Kalamuya, Panglima, Magbukun, Mabangian, Ilungut o Bungkalot, Ipugaw, Ibaloy, Ibinaang, Aita, Adelin, Lias, Manubo, Dulangan, Manubo, Mangyan, Tagabukid, Dulangan, Karahumi, Kanunoo, Dumagat, Igurot, Mandaya, Arumanan ng Manubo, Aita, Mamanwa, Palawan, Subanan, Tumando, Higaunon, Bukidnon, Bunto, Ate, at Kankanaay. Kadalasan pong ginaganap itong State of the Indigenous People's Address ng mga katutubo
ay sa tuwing magbibigay ng suna ang mahal na pangulo sa ating bansa. At ito po ang tunay, real na State of the Indigenous People's Address na kung saan ang space na ito ay malaya kami ibabahagi, magbabahagi ng kami ng tunay na kalagayan namin doon sa aming mga komunidad ang patungkol sa diskurso ng pamahalaan para sa mga katutubong mga mayan. Ang State of the Indigenous People's Address ay palibot-libot ang kanyang binyo sa kanina, nasabi ko na kanina, ako minsan nasa Maynila, may nasa Cagayan de Oro City, may mga pagkakataon na nasa Sao Cotabato, na Mindanao, at mayroong mga inawang synchronized din na mga pag-tipon. Gusto lang pong pasadahan ng inyong lingkod, bago po nakalimutan, ako po yung tribong Aromana na nakatira po yung address po kung specific ko ay nasa Sintio, pero yung Makabinban kami, North Cotabato po. Nasa pagitan kami ng Bukid nun at sa North Cotabato. Ang isang ang mga bagay na importante para sa amin na nasambit doon sa State of the Nation Address ng Pangulo ay yung katutubo sa ALS, ang Alternative Learning System. Sa tingin namin ay hindi naman yan exclusive na programa ng gobyerno para sa katutubo. Kumbagos, yan ay programa ng pangkalahatan, kumbaga at large, hindi lang katutubo ang makapag-benefisyon yan. Ang isa po, pangalawa po yung Isintio Electrification Program na sa tingin po namin ay advanced din na program, hindi po specific na programa para sa amin. Na kung saan, ang pagtingin sa mga kapatid na nasa Mindoro ay lagyan lang ng electricity yung lugar kung mayroong project at kung ano ba yung mga iraraos o gagawing mga development doon. Hindi pa yung lagyan mo ng electricity para mag-benefits doon sa mga tribo. Ito ay, sa pagtingin namin, ay pag lahat na tao ay pwedeng mag-benefits. Pero mayroon kaming pinaka-specifico na gusto mangyari sa buhay ng mga katutubo. Halimbawa, Certificate of Ancestral Domain title, Ancestral Domain. Yan ay exclusive lamang po sa katutubong mamamayan. Kaya na hindi nasambit doon sa SUNA. Kung ilang kanti ba or ilan ba yung process na nai-award ni Pinoy sa panahon ng kanyang pananumpulan. Isa pa, itong mainit-init na usapan sa Bangsa Moro Bisiklo na kung saan nakataya ang karapatan ng mga katutubo doon sa Mindanao na ang sa tingin namin ay large. Kaya nga, nagkaroon tayo ng salamin kanina, ang interpretasyon namin baka medyo malabo eh. Pwede bang lagyan ng mataas-taas na grabe yung salamin ni Presidente para medyo malinaw yung pagkabasa dun niya sa IP rights, no? Na base dun sa Republic Act of 1971 o Iprano. Kasi parang guard eh. Nung sa usaping BBL, kami ay parang humahabol palagi. Humahabol na lang, parang nasa buntot kami palagi para maano? Para mahabol yung karapatan. Parang nasa uli, hindi nga kami masapit-sapit. So, yan. Ang SIPA, kung isama na natin, sasama rin natin, ay parang mayroon one word, ayaw ko kung tama ba, pero ito yung kasabihan ng aming president. Parang sa Spanish ba ito, parang suna la sombra. Parang anunsyado ng suna ng Pangulo na kung saan ang hindi niya mabangit-banggit na para sa amin ay buhay, ang katapat ay babangitin namin dito. Salamat po, Dr. Para bigyan laman pa po ang mga kahilingan ng mga at magbigay ng totoong itsura ng mga katutubo sa kanika nila mga lugar, magbabahagi po ang ating mga kasama dito. Tulad nga ng nabanggit ni Dr. Bronze, ang ALS ay binabalandra ni Pinoy na nakatulong sa mga katutubo. Pero ang kahilingan nila ay hindi ALS, kundi ang tunay na edukasyon para sa mga katutubo, mga angkop sa kanilang kultura.
Pero ano ba ang nangyayari ngayon, ang militarisasyon ng edukasyon, ang panawagan, ay ang nangyayari sa kanilang komunidad. At narito ang ating kasama mula sa ang isang Mansaka leader, si Angelina Ortiz, mula sa Compostela Valley, para magkwento ano ba ang tunay na kalagayan ng mga bata at mamamayan na siyang naghahanap ng tunay na edukasyon. Thank you. Magandang umaga sa lahat. Ako po si Angelina P. Ortiz, galing sa Mansakang Tribo sa Davao del Norte. Ako ay nasa SIDAC Community Learning Center, tapos yung gawain ko ay Indigenous Peoples Education Learning System Program Coordinator. Ang eskwelahan ng SIDAC ay makikita natin doon sa Luyo, Binundo, Baganda, Davao Oriental, kung saan doon pumapasok yung 100 ka mga bata mula sa kindergarten hanggang sa grade 3. At ang isa namang paaralan ay matatagpuan sa Mangkay, Gupitan, Capalo, Davao del Norte, kung saan doon pumapasok ang 200 ka mga batang at manubo galing sa kindergarten hanggang sa grade 3. So ngayon, ako ay magbabahagi tungkol sa naranasan naming problema sa katutubong paaralan. Una, yung paaralan ay nagsimula pa noong 2013. So, pangatlong taon na ngayon. So, ang naranasan namin ay sa ngayon, mula noong April, May hanggang ngayon, ang eskwelahan ay inaakusahan ng mga military na paaralan daw ng mga MPA. So, ang mga itinuturo daw sa mga bata sa kurikulum ay puro subversibo, anti-government. Halimbawa doon, tinuturuan daw namin yung mga bata na Tiger Jump. Kami mismo, hindi namin alam yung target Tiger Jump. Ano ba yun? Tapos yun ay sinasabi nila sa mga magulang na ang mga anak nyo ay hindi nyo nasusubaybayan sa eskwelahan mula umaga hanggang hapon, na ang resulta niyan ay magiging rebelde sila. Tapos yung paaralan naman namin pag magpunta kami doon sa Mangkay ay nandoon yung Alamara. Yung Alamara ay paramilitary. Mga katutubong lumad ang may armas. Tapos tinatakot kami pag magpunta kami sa eskwelahan na mayroon daw mangyayari sa amin. Minsan hindi kami natuloy magpunta kasi natakot din kami. Tapos yung mga driver pa naman na sinasakyan namin na magpunta doon sa paghatid sa amin ay hindi na nila sinasabi lang huwag na kayo maghatid sa susunod. So lalo natatakot kami. So ngayon, ang pinakamasakit pa naman ay yung sa 5 taon na namumungulan si Piloy, hindi man lang siya nakabigay ng mga paaralan para sa mga katutubo. In fact, ito ay karapat-patayan, karapatan ng mga katutubo ang edukasyon at ang pagtataguyod ng kanilang pagpapalago ng kanilang kaalaman ng Indigenous Knowledge System and Practices. So ngayon, sa problema ngayon, ano ang naging epekto ay, una, natakot din yung mga magulang na kapag naalis yung, nawala yung paaralan, mawawalan din sila ng financial support galing sa Forbes. Kasi isang policy ng Forbes na kapag hindi nag-aral yung bata, hindi rin matatanggap yung suporta. So yun ang isang problema. Pangalawang problema namin, yung seguridad namin, paano kami makapunta doon. Hindi namin makahanap-hanap kung sinong magsusuporta sa amin. Pati na yung LGU, yung barangay, yung NIO, yung gobernador, walang suporta sa amin. So dahil sa problemang iyon, kami ay taos-pusong nananawagan sa mga kinauukulang ahinsya sa mga problemang ito, lalo na kay Pinoy. Una, dapat niya i-dismantle yung Alamara at itigil yung intervention ng mga military sa eskwelahan. Pangalawa, ipatupad yung DepEd Order number 21 at number 62 na siyang na magtatanggol o siyang sumusuporta sa katutubong kaalaman ng mga bata. Tapos, the responsibilidad ng Department of Education ng gobyerno na magkaroon ng karapatan, ipatupad yung karapatan ng mga bata sa edukasyon. So, hanggang doon lang. Maraming salamat. Maraming salamat po, Nay Angelina. So, malinaw po ang panawagan. No? Hindi sapat ang sinasabi ni Pinoy na ALS, at lalong hindi sapat ang mga binibida niya na pinag
nagbenepisyo daw ang mga katutubo sa tinatawag na alternative learning system. Ang panawagan ay malinaw, marami pang eskwela sana ang maibigay sa mga lugar ng mga katutubo. Ang kanilang mga inisyatibong ginawang mga eskwelahan ay huwag nang gawing kampo ng mga militar, bagkus dapat ito ay suportahan pa at i-recognize ng Department of Education. Ang isang binida pa ni Pinoy sa kanyang zona ay ang dagsa-dagsa daw na pasok ng mga foreign direct investments at mga infrastruktura na nagawa sa buong bansa. Pero sa kanayunan at sa lugar ng mga katutubo, madalas ang mga pumapasok na mga investments ay mapanira. Ang mga infrastruktura ay hindi nakakatulong sa kanilang kabuhayan. Tulad na po ng mining at ng dam. Ang isa pong binida rin ni Pinoy ay ang Halaurdang. Finally daw ay magkakaroon na ng groundbreaking for stage 2. Kaya pakinggan po natin si Remia Castor na galing mismo sa Iloilo at isang tumandok na maapektuhan ng Halaurdang. Tama niyo ko sa lahat. Ako si Remia Castor, nanggaling sa probinsya ng Iloilo, Tribo Tumandog. Nandito ako ngayon para ibahagi ang aming karanasan sa ipagpatayo na Halaurdang Dam sa probinsya sa Iloilo. Sa ipagpatayo ng Halaurdang Dam sa probinsya ng Iloilo na makahalid sa mga kabuhayan at kabaranggayan. Sa mga barangays na maapektuhan ito ay 16 na barangay yung maapektuhan ng Halaurdang Dam. At 9 na barangay ay direct affected dahil malulunod ito sa tubig. At 17,000 tumandog na IPs ang malislocate mula sa ancestral domain, mula sa 9 na barangay. To be directly affected yung 9 na barangay na yun. Ngayon, tuloy ang construction na Migadam at nag-uumpisa na sila sa paggawa ng irrigation. Para yung irrigation daw suporta sa tubig palayan sa syudad sa Iloilo at tubig inumin sa kasyudaran. Then patuloy ang pagsorbi ng Migadam at kaming mga IPs tumandok na naapektado ay hindi pinapakinggan ng mga taga-Niya. Sa ngayon, kaming mga tumandok nangangamba dahil nasisira na po ang mga lateral canal at saka yung mga access road na ginagawa nila sa may irrigation. At sa umpisa pa lang ay makikita natin na hindi maganda ang kalalabasan ng ipapatayo na Migadam sa probinsya sang Iloilo. Dahil dito, dahil sa project na ito ay maraming tumandog ang mamamatay at mawawala ng kabuhayan at mawawala yung tradisyon at kultura, lalo nang masisira ang sagradong libingan ng aming mga ninuno. Kaya mula 2011 hanggang 2015, hanggang ngayon walang aksyon kahit na walang aksyon si yung ating Pangulong Pinoy. Dahil mula nung
ipapatayo niya yung, ni-require niya ipapatayo yung project na Halaor Mega Dam ay tutol na lahat ng mga tumandok. At kami ay nagsasagawa na ng mga dialogue, ng mga rally, ng mga paghihingyo sa mga ating kinaukulan para tigilan ang nakamamatay na project na ipapatayo sa Halaor Mega Dam sa probinsya ng Iloilo. Kaya ngayon, nandito ako para mananawagan sa ating Pangulo na aalis ka na lang po, bitbitin mo na lang po yung project na tinutulak mo para sa mga tumandok sa Panay Bukidnon. Maraming salamat. Maraming salamat, Ramiro. Si Remy ay nagkwento tungkol sa Halaor Dam, pero ang mga dams ay nandun din sa Mindoro. In fact, ang Mindoro ay isang probinsya na pinuputak din ng iba't ibang mga infrastruktura at iba't ibang mga proyekto. Nariyan ang mining, landfill, turismo, at micro-hydro dam. So ano ba ang benepisyong mayroon ang mga mangyan sa mga infrastruktura itong binibida ng ating Pangulo? Pakinggan po natin si Manang Conchita Bigong, isang alangan mangyan ng Mindoro Oriental. Magandang upaga po sa inyong lahat. Ako po si Conchita Bigong, tribong alangan sa Mindoro. Ako po ay isang steering committee ng SIPA. Ipinagkakalandakan ng ating Pangulong Pinoy Aquino noong siya ay nagsona yung infrastruktura at yung mga elektrisidad. Subalit kami mga katutubong alangan ang malaking at maapektuhan sapagkat masisira ang aming kabundukan, ang aming tubig, ang aming pinagkukunan ng isda na dati ay aming pinagkukunan ng pangulam, inuman, labahan, subalit ngayon ay hindi na mapakinabangan sapagkat putik na ang dumadaloy sa aming ilog at nangangati ang tubig. At isa pang malaki naming pinangangambahan, ang paggamit ng araw-araw na pagpa-blasting sa tunnel. Ito ay halos mayanig ang buong kabundukan ng aming lupain ni Nuno. At pag umulan, pati taniman ng kapatid ko ng palay ay natambakan ng banlik na mula sa bundok. Kaya ito ay malaking epekto sa aming mga alangan. Ang MOWA nagkaroon ng kasunduan sa hanay ng Santa Clara at ng tribo namin. Subalit ang tunay na kasunduan ay hindi kami nabibigyan ng NCIP. 5 years na po ang Santa Clara na nag-ooperate, pero hanggang ngayon hindi kami binibigyan ng tunay na kasunduan. Maraming paglabag ang ginawa na ng proyektong Santa Clara sa aming tribo. At hanggang sa noong August 5, nagkaroon uli ng konsultasyon sa aming tribo upang mabuksan uli ang phase 2, katuwiran. Subalit ito ay hindi sinang-ayunan ng aming tribo. Ang ikinatatakot po namin, ang NCIP po ang gumagawa ng paraan upang makapasok ang mga proyekto sa aming lupain ni Nuno. Ang ginagamit na pagsang-ayon ng aming tribo ay ang aming attendance kahit ito ay hindi sumasang-ayon sa proyekto. At isa pang pumasok na dambuhalang proyekto sa aming lupain ni Nuno, ang MTEX. Isa ako sa nag-hunger strike ng 10 araw sa harap ng DNR at may mga running nangyari na ito ay dinaluhan ng libu-libong katao. At hindi iginalang ng ating Pangulong Pinoy ang 25 years moratorium ng Mindoro na huwag minahin ang Mindoro. Sukat na lang at siya ay aalis ay biglang na-aproban ang ECC ng MTEX. Pinapanawagan po namin na sa Pangulong Pinoy Aquino na ang lahat na inaproban niya ng
Mini Hydro at Mining Corporation ay ibasura na niya, dalhin na niya sa kanyang pag-alis. Yan lang po at maraming salamat. Maraming salamat na ito, Chita. Ang isa pang ibinilin ni Pinoy sa kanyang SONA sa Kongreso ay madaliin ang pagpasa ng panukalang batas na Bangsamoro Basic Law. Ito ay kanyang gustong iwan ang kanyang legasya na siya daw mag-uumpisa ng matagalan at makatanggap-tanggap na lahat na uri ng kapayapaan sa Mindanao. Pero ito ay sa pagitan ng MILF at ng pamahalaan. Nasaan kaya doon sa usapang ito ang mga lumad, ang mga non-Moro indigenous peoples na doon mismo nakatira since time immemorial doon sa binabanggit na panukalang Bangsamoro territory. Pakinggan po natin si Jenny Cornelio, isang Teduray na doon mismo naka ang kanilang ancestral domain sa UPI Maguindanao ay nandoon mismo sa gitna ng tinatawag na Bangsamoro territory. Ay isang mabayapang umaga ho para sa ating lahat. Ako po yung representative, leader ng kababaihan representative sa indigenous political structure ng Teduray at sa Kalambangian tribes na matatagpuan po ito sa 11 municipalities ng Maguindanao province at sa 80 barangays po. Ang Teduray at Lambangian po ay sa tatlong munisipyo po ng Maguindanao ay marami po sila doon. At ang total po ng kanilang populasyon, ang aming populasyon ay 295,629. At mayroon kami kiniklaim na ancestral domain na 201,850 hectares ng land at 993,779 ang coastal water at 300,000 plus po yung total. Ang Teduray Lambangian ay matagal-tagal na hong nag-participate sa usaping pangkapayapaan, lalong-lalo na ho sa ARMM. At hindi lamang ho ito, at kung hindi ang mga kapatid po namin, ang mga katutubo rin na Romanian ni Menubo ng North Cotabato ay mayroong 13 ethnic tribes po. Itong panukalang Bangsamoro Basic Law ay ito ho yung batas napapalit sa organic 9054 ng Autonomous Region ng Muslim Mindanao. ARNM pa lang ho ay talagang nagsimula na ho yung mga katutubong Teduray at sa Lambangian na ina-assert yung kanilang mga karapatan. Una ho dito ay yung hindi malinaw na identity o pagkakilanlan sa amin bilang katutubo sa loob ng core proposed Bangsamoro entity. Napakahalaga ho itong at mabigyan linaw para sa amin dahil ito dito ho nakatali yung pagkatao kultura namin bilang katutubo sa loob ng ARMM. At nung lumabas yung FAB, yung Framework Agreement on Development Bangsamoro ay freedom of choice ang nakalagay doon. At hindi ho yun yung ibig sabihin ang pagkakaintindi namin sa aming pagkakilanlan. Kaya binigyan ho namin ng linaw na non-Moro indigenous people po kami sa loob ng ARMM. At pangalawa ho dito, yung usaping ancestral domain na kung titignan yung realidad na sitwasyon at experience ng mga katutubong Teduray Lambangian sa area ng Autonomous Region ng Muslim Mindanao ay labing walong taon na hong hindi na-implement yung Indigenous People's Rights Act sa loob ng ARMM.
Kaya mabagal ho yung usaping delineation ng aming mga lupain ni Nuno. Pangalawa rin dito ay hindi wala, kung wala yung batas ng IPRA ay hindi din ho marirecognize yung mga tribal customary system ng mga katutubo na pinapractice na namin noon pa. So ang napakalaging usapin dito para sa amin dahil noong panahon pa ng pag-struggle ng MNLF ay talagang malaki na yun. Mahaba-haba na rin yung prosesong nadaanan namin para i-assert na ngayon ay FAPPL for genuine autonomy of the Bangsa Samoro mula sa antas ng negosyasyon at hanggang ngayon nasa legislative branch na ng pamahalaan ay full inclusion of IP rights. No diminution of IP rights in existing law. Ang tanging mensahe ng nasa core area na talagang ibig sabihin, suporta ito na demand for autonomy ng Bangsa Samoro at nang hindi naman maulit yung karanasan namin noong i-struggle yung autonomous region ng Muslim Mindanao. Kaya yung tanging panawagan namin na ang usaping Bangsa Samoro, ang usaping Bangsa Samoro basic law ay ito, ang sabi nila, ito yung right to self-determination. Papaano naman po yung right to self-determination naming mga katutubo kung hindi ito mabibigyan ng pansin? Kaya sa panawagan po sa pamahalaan na huwag naman po niyang isuko yung karapatan naming mga katutubo sa mga bagong batas at bagong pamamahala na gagawin pa lamang. Ang talagang panawagan namin, nandyan yung IPRA na kumikilala at kumuprotekta dun sa aming mga karapatan. At may mga opisina na kung saan doon namin ilalapit kung ano yung mga issue naming mga katutubo, lalo na sa ARMM. So, sana po mabigyan ito ng pansin dahil naglulusaw po ito doon sa identity ng mga katutubo, lalong-lalo na sa ARMM. Maraming salamat po. Maraming salamat, Jen. So, narinig po natin ang ilan sa mga konkretong panawagan. Nariyan ang kanilang panawagan na sa 5 taon kayong nagbulag-bulagan at di kami nakita. Sana itong huling taon ay magkaroon pa ng pagkakataong bawiin ang pagkabulag-bulagan ito at magkaroon ng konkretong aksyon para sa panawagan ng ating mga kasamang katutubo. Isa ang ibasura na ang halaunang dahil kahit sabi ni Pinoy ay bata pa siya ay niluluto na ito, bata pa rin yata si Karenia ay nag-o-oppose na ang mga tumandok doon sa dam na ito dahil ito ay maglulunod sa kanila. Sinasabi rin na edukasyon na tunay na angkop sa mga katutubo ang kahilingan ng mga lumad sa Mindanao, particular sa Compostela Valley, at hindi militarisasyon. Kung kaya dapat masuportahan ang mga tribal schools at imbis na gawin itong kampo ng mga militar, ay dapat pa nga ay magdagdag pa ng mga eskwela sa kanilang mga lugar. Ang mga mining na inisuspend din na nga dahil nakitang lumalabag sa FPIC at sa ECC. Ngayong bago pa umalis si Pinoy ay ni-reinstate ang ECC ng Intex Mining. Sana ay magkaroon, mayroon pang panahon para bawiin ito. Gayun din ang mga dams tulad ng Mini Hydro sa Santa Clara. Sa pagtutulak ng Bangsa Samoro Basic Law, may panahon pa rin si Pinoy na siguraduhin nakapasok ang Indigenous People's Rights sa loob ng Bangsa Samoro Basic Law. Ang mga katutubo ay nagbibigay pa ng puwang sa pamahalaan sa huling taon niya na sana ay magkaroon ng aksyon at pagkalinga sa mga katutubo. Pero yan po ay ilan lamang sa mga panawagan. Si Jing Corpus, isang pangkanae, ay magkukwento pa ng ano yung mga kabuuang na pag-usapan sa 2 araw na binuo ang State of Indigenous Peoples Address 2015. Ng hapon, ano ba, sa ating lahat. Sa isang talumpati na tumagal ng mahigit 2 oras,
at maglista ng napakaraming tao na masasalamatan pati na ang tagaayos ng buhok ng Pangulo, nakakalungkot na isang beses lamang nabanggit ang mga katutubo. At ito pa ay patungkol sa alternative learning system para maitaas ang porsyento ng katutubo na hindi nag-aaral. Ano po ba ang tunay na kalagayan ng mga katutubo? Malinaw sa mga naibahagi ng mga kasama natin sa panel na tumitindi ang pangigipit sa aming paininuno bunga ng masigasig na paghihikayat ng Pangulo sa mga dayuhan at lokal na investors sa bansa. Nariyan ang muling pagkabuhay ng mga natigil ng proyekto sa aming paninuno katulad ng mining, sa Intex sa Mindoro, ng SMI sa Tampakan, at Mindoro Resources Limited sa Agusan del Norte. Mukhang may mga zombie pala sa aming paninuno o ang mga proyekto na tila ayaw manatiling patay. Ang mga dams na walang pahintulot ng mga katutubo ay pilit na itinutuloy. Sa lahat ng mga proyektong ito, kapag may katutubo na tumututol at nagpapahayag ng oposisyon, binabansagan agad kaming mga NPA o kaya rebelde. Padami ng padami ang kaso ng mga hinaharas at pinapatay ng mga militar na katutubong aktivista. Sinasadkaan din ng mga pulisiya ng gobyerno, katulad ng JAW o Joint Administrative Order ng DAR, DNR, LRA at NCIP, ang pagpapatitulo ng aming lupa. Sa panahon sa buong itinagal ni Pangulong Aquino sa kanyang pwesto ay walang narehistro na kanti. Habang tumatagal ang pagpaparehistro na ito, mabilis rin ang pagkamkam ng iba, mga dayuhan sa aming mga lupaing ninuno. Marami na rin pinatay na lider habang patagal ng patagal ang pagantay sa pagtitulo. Sa kabila ng kawalan o kakulangan ng serbisyo ng gobyerno sa aming mga komunidad, sinisikap pa rin namin paunlarin ang aming kalagayan. Nagtatatag ng katutubong paaralan, pinapaunlad namin ang aming alternative livelihoods, pinapalakas ang aming traditional institutions at decision-making mechanisms, at pinapasigla ang katutubong kaalaman, lalo na sa kalusugan at climate change adaptation at mitigation. Ang masakit ay sa kabila ng aming pagsisikap na ito ay militarisasyon at red tagging ang nagiging tugon ng gobyerno. Dala ng militarisasyon at sapilit ang pagpasok ng mga minahan at coal-fired power plants, pati na rin dams sa aming lupaing ninuno ay ang iba yung karahasan laban sa kababaihan at kabataan. Kapag hindi makaparticipate ang mga kababaihan sa FPIC at napipilit na pumasok ang mga korporasyon, ay naobserbahan namin sa aming dokumentasyon na dito tumataas lalo ang bilang ng karahasan laban sa kababaihan. Ang isang flagship program ng Pangulo ay ang 4Ps, Pantawid Pamilyang Pilipino Program, at nakakalungkot na ito ay ginagamit sa pagmanipula ng FPIC ng mga katutubo. Ipinapangako magiging beneficiaryo ang mga katutubo kapag pumayag sila sa proyekto o kaya binabantaan sila na mawawala ang kanilang beneficyo sa 4Ps kapag hindi sila pumayag sa proyekto. Sa BDL ay patuloy, manarinig natin na patuloy pa rin hindi pinapakinggan ang mga katutubo. Huling taon na ng presidente natin, Pangulong Aquino, at mayroon kaming mga gustong itanong sa kanya. Gusto po ba ninyong maalala bilang Pangulo na nagpatindi ng militarisasyon at pagpatay sa IPs? Gusto po ba ninyong maalala bilang Pangulo na pumayag sa patuloy na pagmanipulate ng FPIC? Gusto niyo po ba maalala bilang Pangulo na naging sanhi ng malakihang pagkamkam ng lupaing ninuno at pagkalusaw ng kultura ng mga katutubo? At panghuli, gusto po ba ninyong maalala bilang Pangulo na naipasa nga ang BBL ngunit naging sanhi naman ng genocide and forced assimilation ng mga katutubo sa loob ng Magsamoro Territory? Maraming salamat po.
salamat, Jing. Maraming salamat sa mga tagapagsalita. Ang yan po ang buod ng State of Indigenous Peoples Address ngayong 2015. Maraming mga tanong na ibinigay, pero marami rin mga challenges nga na binigay sa ating pamahalaan na gamitin ang natitirang taon, hindi lamang sa pamumulitiko at pagdadagdag ng pondo para sa darating na eleksyon, kundi tunay nga ang aksyonan ang mga kahilingan ng mga katutubo. Napaka-konkreto ng kanilang mga kahilingan at ito ay inihain nila sa mula kanina umaga hanggang mamaya sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan na naanyayahan. Inaasahan niya na mayroong kundi man pagtugon na direkta ay umpisa ng pag-uusap para magamit nga ang natitirang panahon pa. Ang isa po na binigyan ng city o kopya nitong State of Indigenous Peoples Address nakinig sa mga pahayag ay ang UN Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples. Siya po ay ang mga katutubo, 78 of them ay naging mabalad na magkaroon ng pagkakataon na marinig sila ng UN Special Rapporteur on the Rights of the Indigenous Peoples. Kasama po natin siya para pakinggan kung ano ang kanyang response sa State of the Indigenous Peoples Address 2015. Si Ms. Vicky Tauli Corpus po, bukod sa siya nga ngayon ang Special Rapporteur, ay isang kadkanay mula sa Bisaya Mountain Province. Pero higit po dyan, siya po ay isang aktivista noon pa man na nakikipaglaban hindi lamang para sa karapatan ng mga katutubo, kundi sa karapatan ng pangkalahatan para sa tunay na demokrasya dito sa ating bansa. Kaya kami po ay nagagalak na narito siya ngayon upang hindi lang makapili at makiisa, kundi para pakinggan ang tila hindi naririnig at hindi nakikita ng pamahalang aking mo. Maraming salamat po. Si UN Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples, Ms. Vicky Tauli Corpus. Maraming salamat, Judy, at saka maraming salamat sa nag-organisa ng evento na ito. Ito ay pag-organisa sa para celebrate ang International Day of the World's Indigenous Peoples na idiniklara ng UN noong pang 1994. No? At importante at mahalaga itong araw na ito na magtipon-tipon ang mga katutubo sa buong Pilipinas para ipahayag nila ang kanilang mga hinahin at saka ang kanilang mga ginagawa rin para masolve yung kanilang mga problema. So, nakinig ako sa present kanina na State of Indigenous Peoples Address at nakinig din ako, nagkaroon din ako ng mga ilang pakikipag-usap, derechahan sa mga representatives ng Indigenous Peoples dito sa iba't ibang komunidad at iba't ibang organisasyon ng katutubo dito sa bansa, no? So ang aking gustong sabihin ay una, nalulungkot ako doon sa kalagayan na hindi man lang nag-refer ng sapat, ano, ang presidente doon sa kanyang State of the Nation Address, no? Hindi man lang siya nagsalita tungkol sa katutubong Pilipino, no? Yung mga indigenous people sa Pilipinas. At tingin ko malaking kakulangan ito dahil unang-una ang kultura, ang pagkatao ng Pilipino, malaki ang basehan nito sa mga katutubong mamamayan ng Pilipinas, no? Sa loob ng mga sa dito sa Pilipinas na hindi lang isang kultura meron tayo, mahigit 100 languages and peoples ang nag-i-exist sa buong Pilipinas at sana napapakinggan ang kanilang boses at ang kanilang mga hinaing para hindi mawala yung ganyang cultural diversity at saka hindi mawala ang mga teritoryo na sila mismo ang nagpro-protect. Ano, kung tingnan natin sa buong mapa ng Pilipinas ngayon, ang tanging natitirang mga kabundukan, ano, mga forests,
mga mangrove forest man yan o kaya yung tropical rainforest, yung natitira na lang sa Pilipinas na pupunta ay nahanap yan sa teritoryo ng indigenous people, no? At kaya nung may natitirang ganyan, dahil talagang ipinaglalaban nila yung kanilang mga lupain na maprotektahan sana sa mga destructive projects kagaya ng mining o kagaya ng pagbibuild ng malalaking infrastructure kagaya ng hydroelectric dams o kaya ng malalaking plantasyon, no, ng pinya o ng palm oil na sinisira yung biodiversity sa nananatili sa mga teritoryo ng mga indigenous peoples. Maliban sa ito, ang mga nahahanap, ang mga natitirang gubat sa Pilipinas, ito rin ang mga key biodiversity areas sa buong Pilipinas at dineclare yan ng gobyerno. Kaya kung ipagpapatuloy yung ganyang sistema ng tinatawag na development, mawawala rin yung ating mga biodiversity at yung ating pagkategori sa Pilipinas na mega biodiversity hotspot sa buong mundo, masisira rin yon, no? So ang gusto ko lang sigurong sabihin bago matapos ay malaki ang magiging kontribusyon ng mga katutubong mamamayan sa national development ng Pilipinas. At ang kontribusyon na ito ay sa pagpapamintina ng sustainability, ng integrity ng mga ecosystems na yun ang magbibigay ng serbisyo, ng ecological service, hindi lang sa katutubong, kundi sa buong bansa. No, usapan ito ng malinis na tubig, malinis na hangin, no, yung mga ibang-ibang plants at saka ibang-ibang mga kaalaman tungkol sa microorganismo na nakakatulong sa health, ano, sa kalusugan ng mga mamamayan, yung mga iba't-ibang kultura na yun ang nagpapayaman ng pagiging culturally diverse ng Pilipinas at yung mga klase ng paghahanap buhay o development na initiatives kung saan talagang pinapahalagaan lahat ng mga ganitong pangkultura, pang-ekonomiya, pang-protekta sa kalikasan, lahat ng kaalaman na yan, ang practice, kung mawawala yan, mawawala, masisira talaga ng todo-todo ang bansa natin Pilipinas at hindi tayo magkakaroon ng tinatawag nilang sustainable development. Ito ang mag-i-ensure na ang mga katutubong mamayan at saka ang Pilipino, lahat ng mga Pilipino, 7 generations ahead, ay magkakaroon sila ng pare ng mundo na mas maganda pa kaysa Pilipinas na nakikita natin ngayon. So, ganun ang nakikita kong kontribusyon ng mga katutubo at sana maprotektahan ang kanilang karapatan, maprotektahan ang karapatan nila sa kanilang mga lupa. Sana ang NCIP ay hindi magiging ahente ng mga korporasyon, ng mga politiko na nang-aagaw ng lupa ng katutubo, ng mga iba't-ibang interest dyan ng kagitiba ng mina. Sana yung NCIP, hindi sila ang magiging ahente para ipagpatuloy pa yung mga ganitong masasamang mga nangyayari sa katutubong lupain, no? At inaasahan ko na sana ay magkaroon ng pagbabago, ng reforma sa NCIP. Sana i-abolish na, i-repeal na yung Joint Administrative Order ng DENR, ILRA, NCIP at saka DAR para talagang mabigyan yung kanti, mabilis na maibigay yung mga kanti ng mga katutubong Pilipino. Ang nagpapagal sa pagbibigay ng kanti itong jaw na ito at sana ay ito ay ma-repeal, sana ma-reform ang National Commission on Indigenous Peoples at sana maprotektahan ang karapatan ng indigenous people sa Bangsamoro, in-claim na Bangsamoro territory. Inaasahan ko na ang mga katutubo ay magpapalakas pa sila ng gusto para mas maipagpatuloy pa nila ang importanteng kontribusyon nila sa pagpapaganda ng kabuhayan ng lahat ng nila at saka ng lahat ng Pilipino sa buong bansa. Maraming salamat po. Maraming salamat po, UN Special Rapporteur on Indigenous People's Rights. Bago po siya umalis, baka mayroon pa tayong panahon na makapagtanong at humingi ng iba pang mga pananalita. Sige po, magkakilala lang tayo, Walter. Walter, to the rapporteur.
just in case hindi pa natatakot. Yung sa BBL, nilabas lang yung version ni Marcos kahapon. I understand crucial doon yung input ng pagkatutubo. But that is the last na round na usapan sa awareness. Paano ang intervention ngayon ng mga indigenous peoples para effectively maging part ng agenda at sa batas eventually? Well, bilang special rapporteur, nagpaabot din ako ng aking mensahe na sana importante talagang maidagdag ang pagre-recognize sa indigenous people's rights doon sa loob ng Bangsa Moro Law na binubuo. At maraming partisipasyon itong mga kapatid natin galing sa doon sa region na yon para ipasok itong idea. Ang tingin ko, kung hindi ko pa nababasa yung ginawa ni Bongbong Marcos, pero ang aking nakikita ay importante na yung equal recognition ng indigenous people's rights doon sa Bangsa Moro, no? Na hindi sana nagkakaroon ng dalawang antas na second class yung mga indigenous peoples doon sa loob ng Bangsa Moro territory at mas marami pang karapatan yung mga Bangsa Moro, no? Hindi ang international human rights law dapat may equality at saka ng discrimination. Kaya aaralin ko yung bagong draft, kung ito ay nag-a-adhere doon sa standards na isiniset ng UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. Kung naaral ko at nakita kong nagko-comply siya doon sa standards, syempre, bakit hindi natin suportahan yun? No? So, susuportahan natin ang isang batas na magko-comply sa international human rights standards na nagpro-protect sa indigenous people's rights at itong international standards na ito ay nilalaman ng UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples at yung national standards naman ay yung Indigenous Peoples Rights Act. So, kailangan nating sukatin yung batas na yan doon sa pagko-comply niya doon sa mga standards na yun. Ngayon, yung tungkol sa ginagagawin ng mga katutubo, siguro si Nadako Bruns na ang makasagot at saka sila Jenny Lim, no? Kasi sila ang mismong galing doon sa lugar na yun. Tulad yun ang nasabi ko kanina na kami galing sa mismo sa core teritoryo ng Bangsa Moro, proposed Bangsa Moro entity, ay talagang hanggang local, hanggang dito sa national, yung paghabol namin dun sa rights ng mga indigenous people, itong full inclusion of IP rights in the BBL, na linawin dun yung identity, yung pagkakilanlan sa amin bilang indigenous people sa core area. At ito yung at pangalawa, itong ancestral domain at full implementation ng IPRA dahil doon sa karanasan namin ay 18 years na hindi na-implement itong batas na ito sa loob ng ARMM. So, yun po. Sige po, saglitan na to Bruns kasi paalis na si UN Special Rep. Magtatanong lang po ulit si Walter. Ito po sa extensive pinapontroversial na issue ngayon sa IPC sa Davao. I understand galing dito yung IDP rapporteur. Meron bang mekanism o meron kayo usapan as rapporteur for IPC? And second, did the state violate any right of indigenous peoples in that incident? And how should it be addressed? Well, oo, nagkaroon kami ng usap kami nung special rapporteur on the rights of displaced persons, internally displaced persons, si Chaloka Biani. No, at sinabi niya sa akin na dumalaw siya doon sa Davao at dumalaw din siya doon sa Tampakan, no, sa doon sa issue ng mining naman doon sa Tampakan mine sa General Santos, no. Nagkaroon kami ng usapan na pareho kaming gagawa ng isang kasulatan na naka-address sa mga kinauukulan para i-raise yung issue ng tungkol sa mga eskwelahan, no, ng mga katutubo na ngayon ay pinapasara o kaya hinaharas yung mga teachers at saka yung mga estudyante. At ang tingin namin, na ma-violate ang rights ng indigenous peoples
dyan sa kanilang mga communities dahil may ganyang harassment. Pangalawa, nabaviolate yung rights ng children, no? Ng rights of the indigenous children to education, no? At kailangan i-address ng gobyerno ito dahil hindi naman nagpirma naman ang gobyerno sa Convention on the Rights of the Child. Inadapt naman nila yung UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, pero nalalabag pa rin yung karapatan ng mga kabataan na magkaroon ng sarili nilang edukasyon na appropriate at relevant sa kanilang kultura at saka sa kanilang kaalaman. Kaya magkakaroon kami ng mga ilang pag-uusap at tungkol dyan, kasama rin yung Special Rapporteur on the Rights to Education. No? Maraming salamat. Kung wala na po tayong katanungan para kay Yun, isa na lang daw po. What is the book of Jowka? Well, ang yung Jow kasi ito yung joint administrative order ng mga ahensyang yan that will that says na bago ma-release yung kanti, kailangan mag-ascertain kung may overlap ito doon sa mga CLOA ng DAR o kaya yung Torrens title na ibinibigay ng LRA o kaya sa protected areas ng DENR, ganyan. Eh, saan ka naman nakakita ng meron ng batas na nag-recognize doon sa inherent rights ng Kapitubo doon sa kanilang lupain. Tapos isa sa national law yan, na ipasaya as a national law under the Indigenous People's Rights Act. Tapos nag-create ng isang administrative order na pinapabagal at pinipigil yung pagbibigay ng mga countries ng mga Kapitubo. No? Ang aking analysis dyan as a special rapporteur, first and foremost, Indigenous peoples have been subjected to a long history of injustice na pagtatanggal ng kanilang pag-grab ng kanilang mga lands, pag-take over ng lands nila. The least that a government can do under the Indigenous People's Rights Act is to provide these lands in the most effective and fastest way possible. Now, if you create an administrative order which slows down and basically questions the rights of indigenous peoples over their lands, then you are not addressing this injustice, no? And I think that it is but right to, for the indigenous peoples to call on the government to eliminate, to repeal that administrative order, which should in fact be a lower kind of law compared to the national law and the constitutional provision that says that indigenous peoples' rights to their ancestral domains should be respected. I think it's unconstitutional. It invalidates a lot of what is contained in the national and international standards in relation to respect for indigenous people's rights. And I certainly support the strong appeal of indigenous peoples to get this joint administrative order abolished, you know, and hasten the process of provision of a certificate of ancestral domain titles to the indigenous peoples who rightfully deserve to have their lands delineated, demarcated, and recognized and supported. Maraming salamat po. In fact, kung meron pa po kayong pagpapalalim sa usapin ng Jow, narito po ang ilan natin mga kasama, si Manang Vicky, Makay na galing po sa Baguio, at marami pa rin mong mga issue na maaaring magpalalim sa usapin ng Jow. Sa usapin naman na umalis na siya, militarization na edukasyon, ay narito ang ating ibang mga kasama. Pero bago po natin isara, para bigyang pagkakataon po ang isa pang pagpipicture ng mga bagong dumating na mga photographer, ang aming pong, sige po, punta po tayo, aming mga kasama, dali na lang, may ito pong salamin ay nagsisimbolo na dahil nga po sa limang taong administrasyon ni Pinoy ay tila hindi sila nakikita at napakalabo na ng paningin ng pamahalaan at ni Pinoy, kaya mag-aalay kami ng mas malaking salamin para naman makita ang tunay na katayuan ng mga katutubo. Thank you.
Sigurado ito. Habang nagliliitrato po kayo, banggitin ko lang po na mayroong lunch para sa atin doon po sa patio. At yung buong hapon mo ay bukas para sa atin para makinig sa dialogo sa pagitan ng mga katutubo at ng mga ahensya ng pamahalaan. Pwede wala nang sabi naman. Sige, o. Itas niya lang yan. Compress ko lang. Simbolo po ng pagkakaisa ng mga katutubo sa amang bahagi ng Pilipinas upang igiit, patuloy na igiit ang kanilang karapatan kahit nagbubulag-bulaga ng ating pamahalaan. Kailangan po.